sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. So, ipagpaumanin na po ninyo at medyo ginagawa ang ating simbahan. Kaya may mga alikabok pa. So, bahagi namin saan ay patuloy na inaayos upang hindi tayo makasampa sa ating Diyos. At sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang birthday ni Mama Mary, no? Ah, ina. Kaninong ina ito? Ay Jesus. Kaya rin ay siya ay naging ina natin. Gawa na inayos na Jesus na tayo ay maging kanyang mga kapatid. So, nawa ay makita natin yung role ni Mary sa pagliligtas ng Diyos. Tayo magpasalamat kay Maria sa kanyang pangalan kay Jesus. At bagong bahagi rin naman ang saan ay magpasalamat din tayo sa aming mga nanay sapagkat sa pamagitan nila tayo rin ay isinilang sa daigdig na ito. At kasama ng aming mga panalangin, anumang mga panalangin din ay idulog natin ngayon sa harapan ng buong kapal. At tilingin din natin na tulungan tayo ng mahal na Birheng Maria sa ating mga panalangin sa Diyos. At sama na rin ito sa inyong panalangin. Yung parang matapos na itong ating pagkapasaayos ng ating simbahan. Kasama na yung mga intensyon. Kasama na rin yung mga naging daan ang pagliligtas na ginamit ng Pumong Kapal at tulad ng mahal na Birheng Maria. At upang maging karapat dapat tayo gumanap, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukuha. Inaamin ko sa katarungan ng Diyos at sa inyo mga kapatid na lubahan ng nagkasala sa isip, sa salita, sa galawa at sa aming pagkulang ay sinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y manalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawalan tayo ng magkapangyarihan ng Diyos, magawarin tayo sa ating mga kasalanan, at magpupayag tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawalan mo kami. Panginoon, kawalan mo. Kristo, kawalan mo. Kristo, kawalan mo. Panginoon, kawalan mo. Papuri sa Diyos sa Haytas. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaligtasan at sa lupa'y kapayapaan at sa lupa'y mga tao
Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
puri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesu Kristo. Si Maria, ang kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay nagtagpuan, nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang maging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang iwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria. Sabagat siya ay nagbihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Mangangalap siya ng isang lalaki at ito'y pangangalan ng Jesus. Sabagat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng itong pagmatupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta. Magliligtas ang isang dalaga, mangananap ng isang lalaki. At tatawagin ito Emmanuel. Ang kahulugan, kasama natin ang Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ulitin ko ulit ngayon ay birthday ni Mama Mary. Tayo na ba masalamat sa buong kapal sa baka inayaan niyang mabuhay ang isang Maria. Ang isang Maria na kaya natin pinalagaan ngayon si Maria ay hindi lamang isa sa maraming Maria, ngunit siya ang naging ina ni Jesus. Naging bahagi siya ng pagliligtas ng Diyos. Alam niyo, tayo po ay kalimitan inaatake ng ibang sekta gawa ni Mama Mary. Bakit daw napakalapit natin kay Mama Mary? Sabi nga natin eh, sino ba kayong lalayo sa nanay natin? Di ba? Tayo ay malapit sa nanay natin. Sino hindi malapit sa nanay? Nasa kamay? Wala. Sino malapit sa nanay? Nasa kamay? Di ba? So, kaya nga, ito pong ibahin ito. Alam niyo, ibahin ito yung ibahin ng mahal na birhen na ng dakila saklolo. Palaging sumasaklolo. Yakita niyo ko dyan, malingin na yakita niyo ko dyan, Eric. Wala yung sinelas ni Jesus sa kanyang paa. So, siya ay tumatakbo. Napintas ang kanyang paa, tinalong siya ng mahal na Birheng Maria. So, kalimitan ay kapag tayo ay natatakot, ang kalimitan hinahanap natin ay ang aming. Sino hinahanap natin kalimitan kapag tayo natatakot? Ang ating nanay. So, kapag may kailangan tayo, muna na nang hinahanap ay ang ating nanay. Siya, sabi nga ay yung ating pagkilos ay natural kung bakit malapit sa atin ang mahal na Birheng Maria. Kasi nakito ni Jesus. Kung paano tayo malapit sa ating nanay,
Ay sigurado rin po na malapit sa puso ni Jesus si Maria. Nasabi nga natin sa historia na pagliligtas ng Diyos ay maliwanag na ginamit niya si Maria. Ginamit niya ang isang nanay. Alam niyo, sabi nga natin ito yung Diyos. Diyos na naging tao. At sa dami-dami na babae, sa dami-dami na sinapupuna. Alam niyo ba yung sinapupuna? Alam niyo yung sinapupuna? Hindi niyo alam yung sinapupuna? Ha? Boom! Okay, so, yung pinaglalagyan na kapag may sampol, pinaglalagyan ng papa. So, sa sinapupunan. So, dami-dami ng pwedeng paglagyan kay Jesus. Ang ginamit ay sino? Ang mahal na Birhen Maria. Para makamit natin ang kaligtasan. Upang mawala ang ating pagkakasala. Upang tayo ay maging malinis sa harapan ng Diyos. Upang makarating tayo sa kaharian ng buhay na ito. So, makita po natin sa istorya ng kaligtasan. No? History of salvation. Ginamit ng Diyos si Maria para isilang sa liglig na ito ang tagapagligtas na walang iba kundi si Jesus. Kaya yun po naman makalimutan, huwag namin kalimutan na bahagi. At siguro, kami kasi ko sinasabi nga, kayong mga Katoliko, sinasamba ninyo si Maria. Sinasamba ba natin si Maria? Walang sagot. Sinasamba ba natin si Maria? Sinasamba ba natin si Maria? Hindi kayo sigurado eh, no? Sinasamba ba natin si Maria? Lalong hindi sigurado. Sinasamba ba natin o hindi? Oo, hindi. Oo, hindi. Hindi. No? So, hindi natin sinasamba si Maria. Bakit? Dahil ang sinasamba lamang ay ang Diyos. Hindi ang ginagawa natin sa mahal na Birheng Maria, hindi namin sinasamba. Medyo malayo lang yung mahal na Birheng Maria kasi wala pa tayong lugar dito na pwede natin paglagyan kasi naayos mo kayo natin simbahan. So, hindi namin sinasamba. Ngunit, pinahalagahan, iginagalang natin sabagat siya ay isang ina. Siya ay isang ina na ang kanyang inalagaan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesu Kristo. So, alam mo yung pagkabalaman natin sa ating mahal na Birheng Maria ay pagkilala lamang ng ating pagkapahalaga sa ating mga nanay. Sa ating mga nanay. Ito kaya, kahit kayong pinapagalitan ng inyong mga nanay, huwag kayong magdadabo. Sumunod kayo. Sabagay sila yung nag-aalaga sa atin. So, ako po'y wala ng nanay. Sana po kayong may mga nanay pa ay ipakita ninyo ang inyong pagmamahal sa inyong mga nanay kasi yan yung kahalagahan na ginagawa natin sa buhay. Bakit? Para kay Jesus malapit sa kanya ang kanyang
malapit sa kanya ang kanyang tatay. Pangalawa, makita po natin yung pagkapalangan natin sa mahal na Birhen Maria ay sa kanyang kapanganakan, gawa mo ang nanay ni Jesus, pero hindi niya matatapos. Ito ay makita rin natin alin, kasi nagpapasalamat tayo sa Diyos, gawa rin sa pamagitan ng mahal na Birhen Maria. Nagkaroon tayo ng isang modelo. So, model, halimbawa, example, prototype, kung tawagin po natin, kung paano sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, bahagi yun na kung saan ay yun ay huwag namin kalimutan na si Maria ay isang halimbawa kung paano sumunod kay Jesus. Kasi mapansin natin si Maria ay talaga hindi lang siya nanay, talaga siya ay kasama ni Jesus sa kanyang pangaral. Nandun siya sa unang himala ni Jesus. Alam niyo yung unang himala ni Jesus? Hindi niyo alam yung unang himala ni Jesus? Anong unang himala ni Jesus? Anong unang himala ni Jesus? Pag noong naubusan ang alak sa isang kasalan, anong ginawa ni Jesus? Siya ay gumawa ng alak sa pamagitan ng tubig. And that is from the request of Mama Mary. No? Ang sabi niya kay Jesus ay, anak, wala na silang alak. Hindi siya bakit mag-iinaw, no? Kasi bahagi ng kultura doon. No? Kapag may kasalan, hindi pwedeng mawalan ang alak. So, yun ang kanilang mag-iros. Hindi naman, iba naman yung pag-iinom ng alak, iba naman yung paglalasing, no? So, ang bawal ay ang maglasing. Pero yun ang ginawa ni Jesus through the request of Mama Mary. Yun ang makita ko natin. Nandun rin siya noong si Jesus ay ibinago sa krus. Naroon din siya noong si Jesus ay umakyat sa langit. Nandun din siya noong nagpadala ng Espiritu Santo. Ito ay yung pagbaba ng Espiritu Santo sa mga alagad at kay Maria, no? So, kaya po natin ilagay dyan, yun ay, no? At ito si Maria, yung kanyang mga alagad. So, ito yung Pentecost, tawagin natin, yung pagbaba ng Espiritu Santo. Nandun pa lagi si Maria, pero huwag natin kalimutan na kung saan si Maria hindi lamang naroon, gawa ng paging nanay. Kasama yun, pero gawa ang isang pagiging mabuting alaga ni Jesus. Ang tawag pa nga sa kanya ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, yalit, ang unang disipulo ni Jesus. Siya ang unang sumagot ng oo kay Jesus. Noong tinanggap niya ang kanyang tungkuli na siya ang maging ina ng tagapagligtas. Yan ang sinabi sa kanyang anghel kay Elie, ay ikaw ay pangangalam ng isang lalaki kung niya pinahayag sa maganda kasulatan. Alam sa ni Maria, mangyari nawa sa akin at iyong sinabi. So si Maria ay simbolo ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ito'y kabaligtaran
kasalanan. Kapag kami gumawa ng kasalanan, sumusunod ka ba sa kalooban ng Diyos? Hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos kapag ikaw gumagawa ng kasalanan. Kainong kalooban ang sinusunod mo? Ang sarili mo, kalooban. Kaya katapag tayo nagkakasala. Lalo lang tayo naging mga sarili. Kaya ngayon, ginawag natin kay Jesus natin tulad ng panyayin ng Linggo. Kaligtad mo ang iyong sarili. Deny yourself. Take up your cross. Follow me. Ay, isa unang tumugon sa panawagan ng Diyos ay sino? Ang mahal na Birhe Maria. Na ipinagdiriwang natin ngayon ang kanyang kaarawan. Kaya namin pinalaga ng mahal na Birhe Maria, ikaw ang halip. Ito ang halimbawa ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya po, sanayin po ang mahalaga natin sa ating mahal na Birhe Maria ay tumulong sa atin ng halip, sumunod sa kalooban ng Diyos. So, naging katulad tayo ni Maria kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, yun po naman, masanay tayo. Masanay tayo. Yung mga tao, palaging nagdadabog sa nanay niya, kainong kalooban ang gusto niyang sundin? Kalooban ba ng nanay niya? Hindi. No? Kundi yung kanyang sariling kalooban. No? Kaya kung gusto natin sumunod sa kalooban ng nanay natin, ng tatay natin, unahin natin kaysa sa unang sa kalooban natin. So, ano ka ba nagkagawin? Sumunod ka muna kagad tayo. Kasi, hindi naman tayo pagbabawalan na gawin yung ating kalooban. Kung hindi ito sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Particular sa kalooban ng nanay natin at ng ating tatay. Halimbawa na lang, no? Ay, kayo ay may assignment. So, instead na kayo ay gumawa ng inyong assignment, kayo ay nanood ng TV, kayo nung kalooban nyo. Nanood kayo ng TV, kasi mayroon may assignment kayo. Kayo nung kalooban nyo. Kayo nung kalooban. Malalim ba yung kalooban? Kayo nung gusto yun. Kainong gusto yun, nanood kayo ng TV. Yung may assignment kayo. Kalooban ba yun ng nanay nyo o kalooban ninyo? Magustuhan. Siguro, parang nahirapan kayo sa salitang kalooban. Medyo malalim ba yung salitang kalooban. No? Kagustuhan equals kalooban. Okay, ulit na. Kagustuhan equals kalooban. No? So, kapag sinabi natin kagustuhan, ibig sabihin natin yan kalooban. No? So, kagustuhan ng Diyos versus kagustuhan ng tao. Kagustuhan ng magulang ninyo versus kagustuhan ninyo. No? Si Maria, ang palagi niyang inuuna ay kung ano ang gusto ng Diyos. Yun ang kanyang inuuna. Kung ano ang gusto ng Diyos. Kung ano ang gusto ng mga nakatatanda. Kasi yung mga nakatatanda ulit, sila yung itinalaga ng Diyos dito sa daigdig na ito. Kaya ka, bahagi na kung saan ay inilagay yung utos na ikalap mo yung ama at ina.
kasi sila'y sumasalamin sa kagustuhan ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa ating mga magulang, sa pamamagitan ng pagsunod natin sa ating mga teacher. So, ibig sabihin ni Alin, kung gusto natin sumunod kay Maria sa pagpapalakad natin sa kanyang karawan, huwag kayong maging pasaway. So, huwag kayong maging pasaway. Kayo ay magiging masunurin. Kasi yung maging masunurin, yun ang sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Maging masunurin kayo sa inyong mga magulang. Maging masunurin kayo sa inyong mga guro. So, sapagkat sila, nasa kanila ang kagustuhan ng Diyos. Nasa kanila yung kalooban ng Diyos. So, yan po yung pinalaga natin sa mga Mabiring Maria. Hindi lang dahil siya ay ina ni Jesus, no? Siya ay sumusunod sa kagustuhan ni Jesus. Siya ay sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Kaya, yun, malapit si Maria kay Jesus. Kasi sinusunod niya ang kagustuhan ng Diyos. So, si Maria hindi pasaway. Kaya huwag kayo maging pasaway. Iwasan ang pasaway. Nakakadagdag lang kayo ng tension. At maliwanag, kapag hindi kayo naging pasaway, kayo ay naging katulad ni Maria. Sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Sana po, sa araw na ito na ipinibigyan natin ang pagkakaroon ng mga Mabiring Maria sa kanyang kapanganakan, isang pagkakasalamat tayo, no? Bakit kasi sana matularan natin si Maria na sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. So, yun ang ating ipanalangin. Panginoon, tulungan mo kami maging masunurin katulad ng mahal na Birhen Maria. Nagiging masunurin sa kalooban mo, sa kalooban ng Diyos. Hindi nagiging pasaway. Pakiulit nga, hindi ako magiging pasaway. Pakiulit. Isa ba? Sapagkat si Maria ay hindi naging pasaway. No? Kaya tayo ay hindi rin magiging pasaway. Tutularan natin si Maria na sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Mag-stay. Sa pagsilang ng mahal na Birhen, nakikita natin ang dumating sa huling yugto ng plano ng Ama para sa kaligtasan at buhabang siya ay nasa ating tabi. Manalangin tayo sa Diyos na nabalag sa Kanya na lubos na pinagpala. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, o Ama. Ulitin natin. Sa pamamagitan ni Maria, pagpalain mo kami, o Ama. Ang simbahan ko ay walang
gawang tao upang pagliligtas ng kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng kaligayahan at kalayaan ng Panginoon. Sa ating mga ina, tuloy binigay natin ang nararapat, pagmamahal at paggalang sa kanila na kailangan nila. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan Maria, pagbalain o kami o Ama. Sa tulong ng mga panalangin ni Maria, naway maibalik sa kapwa, sa kawal, ang mga tumalikod sa pagtupad ng kanilang pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ating awang tanggapin si Jesus sa Eucharistia bilang Diyos na patiin natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, sa Eucharistia nito nagdiriwang ang iyong pamilya na kasama ang pinagpalang Birheng Maria at si Joaquin at Ana na kanyang mga magulang. Ipagkaloob mo ang hinihingi namin bunga ng pananampalataya sa pamamagitan ng si Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Pagsipo po ang lahat, operator, mag-aalay. Puri-puri ka, Diyos, sa mga kumikasin ng paganda ang loob na rin ang aming alay mula sa katas sa bubas at tuloy ng aming magawa. Ang alak na ito para maging lubig na pinigay ng Diyong Espiritu. Puri-puri ang buong may kapalang. Ngayon ang kailan mo. Thank you.
Manalangin kayo mga sabagayin kung maghahalin ang ating kalugtan ng Diyos na pangmakapagay. Pagkatinawa ng Panginoon o pagkakayin sa iyong mga kamay sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinatangan sa buong sabayan niya para. Please repeat after me. Ama namin yung ika. Sa iyong nagkatawang tao para ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya ay iniliwag ni Maria na hindi bumawas kundi lalo pang nagpagpapanahon sa pagkabili ay magpaging dapat na kalugdan ang aming pag-aari. Si kamagawa-tawad ang aming salamat. Sapagkat siya ang Panginoon, kasama mo ang Espiritu Santo, magpasawa naman. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at liba. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ang ating Diyos. Harapan na siya ay pasalamatan. Ama namin, makapakapagyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming kasalamatan. Bugod mo ang pinagpalang paninginan ng si Kristo, mahal na gawin ng buhuri at nagdadalang sa iyo. Ikaw ang gumawa ng kanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingam sa lahat kailanman. Nilingam mo ang mahal na gawin ng iyong mabangalitin. Ngayon binigyan ang tungkulit kumalimang sana kung manunugos namin.